Hi guys! Welcome back to About Raph. Unang-una sa lahat, gusto ko muna kayong i-congratulate kasi oh my gosh, 100,000 na po tayo! Yay! I'm super duper proud guys, hindi sa sarili ko pero para sa inyo. Kasi nasikmura ninyo yung kaartehan ko, kaingayan at kalandian. De joke lang, hindi ako malande, no? Anyway, dahil nga 100,000 na kayo, pwede na akong maningil ng tigpipiso sa inyo at makakabili na ako ng bagong-bagong iPhone 10. Pero guys, speaking of bago, ang itetest out natin sa video na ito yung Superstay Full Coverage Foundation. Technically, hindi na po ito bago, okay? Kasi matagal na siyang available sa ibang bansa, pero lately lang siya na-introduce here in the Philippine market. Dahil nga doon, sobrang dami sa inyo ang nag-request na gumawa ako ng review for this at ako naman si Uto-Uto. De joke lang. Bilang pasasalamat na rin sa aking 100,000 subscriber mark. Sige, gagawin ko yung mga request ninyo. So, before natin siya i-test out sa ating face, tignan muna natin yung kanyang mga claims. So, sabi niya dito, it has full coverage. Long-lasting din daw siya, guys. It is also breathable and comfortable. Tapos meron daw siyang seamless matte finish. Oil-free, it won't clog your pores at dermatologist tested. Anyway, guys, yung shade na nakuha ko is 128, warm nude. And feeling ko, medyo darker pa siya sa aking skin tone. However, pwede na to kasi yellow undertone siya. And yung kanyang presyo, guys, is 499 pesos sa Watsons. Feeling ko, medyo mahal pa ito. Especially para sa aking mga estudyanteng Raph Squad or even sa mga single mommies. Kaya naman, tignan natin kung karapat-dapat bang pag-ipunan itong foundation na ito. Okay, so as always guys, in applying the foundation dito sa left side of my face, gagamit ako ng damp sponge at dito naman sa right side ng face ko, iba yung gagamitin natin which is itong buffing foundation brush. So ayan, sobrang close na naman po natin. By the way, kakaligo ko lang po kaya medyo basa pa po yung aking mala Queen Elsa na buhok. So before tayo mag-pump out ng product guys, make sure na i-shake-shake nyo muna siya para maging buo yung consistency na madi-dispense ninyo. Indeed guys, yung kanyang consistency is liquid pero hindi siya ganun ka labnaw. Okay, medyo malapot pa siya pero tumutulo din naman. Meron siyang super duper subtle na perfume. Konting-konti lang naman guys, so hindi siya nakaka-bother at all. By the way, isa pang parang gimmick or claim nila regarding this foundation nga is it could last up to 24 hours pero of course, hindi natin siya itetest out ng ganon kasi maawa tayo sa ating balat. Illegal ang magfunda ng 24 oras, girl. Oh wow! Hindi siya nagbibiro. Definitely totoo yung claim niya na meron siyang full coverage kasi parang plastic yung mukha ko partida gumagamit pa lang tayo ng damp sponge. So guys, pati yung aking mga pores here, hindi niya na-emphasize, hindi siya pumasok. Actually, maganda yung pagkakatapal niya. Partida, hindi po tayo gumamit ng kahit anong pore filler or parang primer. Alam niyo yung yung kanyang coverage, it is very very comparable doon sa coverage ni Thermacol Makeup Cover, which is considered as the most full coverage foundation in the world. Pero I could say agad-agad na mas better ito kasi guys, it is in liquid form, so mas magaan siya sa face. Tapos yung kanyang finish is matte na matte. Definitely ito yung type of foundation na hindi siya mukhang natural. Now mag-move on na tayo dito sa kabilang side kung saan gagamit nga tayo ng buffing brush. Charan! Mas full pa yung kayang ibigay na coverage ni buffing brush. So kung ito, full coverage, ito hindi na makatao. Walang patawad coverage. Ganun. Yung tipo ng funda na kapag nilagay mo, hindi ka na makikilala ng nanay mo. Ganun. Alright guys, so here is the foundation fully blended sa aking face. And as of the moment, makikita nyo yung great divide sa itong side na to. Parang mas darker yung tone. Ito mas lighter kasi nga, mas nabigyan tayo ng coverage nitong ni buffing foundation brush. Pero aside from that guys, yun lang naman yung parang pinaka-difference ng dalawang tools na ito. All in all, maganda yung level ng coverage kapag ginamit natin sila. Pareho din silang madaling gamitin in terms of blending. Agad-agad guys, I could say na this foundation is very unique. Kasi most of the time, kapag gumagamit ako ng foundations na may full coverage or ganito yung level ng coverage, usually mabigat sila sa mukha. Pero ito, hindi siya mabigat. Actually, parang wala akong suot. Ganun yung feeling niya. Now, ang kinakatakutan ko guys, kapag matte na matte yung finish ng foundations, is, ayan, mas lalo nilang na-emphasize guys yung itsura ng mga worry line or parang mga wrinkles. However guys, since thin nga yung kanyang consistency at hindi siya makapal, hindi naman siya pumapasok sa mga fine lines and wrinkles,
wrinkles. Na-emphasize lang niya kasi mat na mat nga yung kanyang finish. Okay guys, so now for my makeup look today, hindi na po ako magle-layer ng concealer because of course we wanna focus dito sa performance ng foundation. However guys, kailangan pa rin natin mag-set with powder para hindi siya gumalaw-galaw sa ating face kung saan natin siya binlend. Okay guys, so ayan, na-set ko na po yung aking face. So far, so good. Now guys, tatapusin ko lang po yung aking makeup off camera and I will be right back to update you kung meron ba akong napapansin na changes and kung paano mag-react si ating funda sa other makeup products na gagamitin natin for today. Okay guys, so I'm back at ito na po yung aking makeup look for the day. By the way, kagaya nga nung sinabi ko, hindi po ako naglagay ng concealer para makita natin yung overall effect ng ating makeup base. Also guys, hindi rin ako naglagay ng highlighter para if meron man tayong makita na any glare of shine later on the day, alam natin na galing yon sa combination ng aking oil with the Superstay foundation. Isa pang bagay sa kanya na gustong gusto ko is even though matte na matte yung kanyang finish, ayun lang naman. Okay, matte lang siya and hindi siya drying kasi ako guys, meron akong combination skin kung saan yung aking T-zone is very oily talaga at dito naman sa areas na ito, sobrang dry kung saan lagi akong merong dry patches. At ngayon, napinatungan ko na siya ng matte foundation which is ito nga. Hindi niya na-emphasize yung itsura ng aking dry patches. Actually, parang nawala pa nga siya. Aside from that, nawala din guys yung aking pores. Natapalan niya ng maayos at malinis. So ayun, napapansin nyo guys na puro positive lang ang masasabi ko kasi indeed, sobrang nagagandahan ako sa kanya so far. So ang time pala natin right now guys is 1:18 in the afternoon. So I will just carry on throughout my day and babalik ako para i-update kayo with everything and later on yung ating final verdict. Hi guys, I'm back. By the way, hindi ko pa po sasabihin yung aking final verdict dahil maaga-aga pa. Okay, ang time right now is 6:06. So more or less 5 hours ko pa lang pong suod si foundation along with my other makeup products. And gusto ko lang mag-update sa inyo guys kasi sobrang nag-iba na po yung itsura ng ating foundation. Of course, long-lasting siya in a way na intact pa rin yung kanyang coverage. Okay, natatakpan pa rin niya yung aking dark under eye circles, yung aking dry patches, even yung aking mga ugat-ugat sa aking face. However, ang masasabi kong hindi long-lasting sa kanya is yung kanyang matte finish. Kasi medyo sablay siya pagdating sa oil control. So kanina din guys, diba, sinasabi ko na it is very lightweight as in parang wala akong suot. Lightweight lang pala siya guys on unlimited time. Kasi after an hour and 30 minutes, na-feel ko na parang bumibigat yung aking face, especially dito sa aking T-zone. And that is not good. Actually, that is very unusual. Kasi minsan naman kapag ibang foundation yung ginagamit ko, especially mattifying foundation, kapag nag-oil up ako, mukha lang akong dewy, kaaya-aya pa yung itsura ko, pero ito, medyo nakakasuya na yung itsura ko. Mukha na kung ano, pwedeng pagprituhan ng manok. Naglabasa na rin yung itsura ng aking mga pores, okay? Since mas naging shiny na nga siya at kaya niya niyang ma-emphasize guys yung mga enlarged pores natin. By the way, hindi pala ako nagre-retouch in any way, shape or form sa aking face or makeup base. Ang i-retouch ko lang as usual ay yung aking lip color and lip gloss. Yun lang naman. Since maaga pa naman, I will carry on throughout the night. I-observe natin kung ano pa yung mangyayari sa kanya along with my final verdict. Hi guys! So I am back at ang oras natin ngayon ay medyo late na, 10:16 in the evening. So more or less parang 9 hours ko nang suot yung mga makeup including nga itong foundation natin na Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. Mag-start muna tayo guys sa consequences. I have to say, sobra siyang mag-oxidize. Meaning, nagda-darken up siya sa aking skin as time goes by. At dahil nga doon, feeling ko maling-mali yung discarte ko na kinuha ko yung mas darker sa aking skin tone. Dapat pala, nagbatapang ako at kinuha ko yung lightest shade kasi magda-darken up din naman pala siya. Especially guys, kapag nag-oil up na ako, I mean the more na nag-oil up ako, the more siyang nagda-darken up. Now, speaking of oiling up, yun actually yung aking second consequence for this foundation. Medyo sablay yung kanyang oil control. Sabi ko nga kanina, suot ko pa lang siya ng parang 1 hour and 30 minutes pero damang-dama ko na at kitang-kita ko na yung shininess ng aking face. At sobrang nag-iba talaga yung itsura ng foundation considering na matte na matte siya upon application and then after a short amount of time lang naging greasy na yung itsura niya, hindi pa dewy, greasy, ganon. At ayun nga, once na mag-oil up din tayo, hindi na siya magiging lightweight, definitely mafe-feel na natin yung bigat ng foundation sa ating mukha. Speaking of oil guys, ako ay naku-curious, kukuha lang po ako ng oil blotting papers para makita natin kung gaano karaming oil ang naipon in a span of 9 hours.
Isa pa pala guys, usually kasi nag-oil up lang ako sa aking T-zone. Pero with this foundation, hindi lang ako sa T-zone nag-oil up, pero pati dito. And even sa mga parts dito, nakikita ko meron din akong oil. Ayan, as you can see, napuno ko po yung isang blotting paper. So yes, confirmed, hindi siya okay pagdating sa oil control. However guys, I could say na once na ma-blot naman natin yung oil, okay na yung itsura ko. Pwede na akong rumampa ulit, hindi talaga siya pumasok sa aking mga pores and fine lines. Kaya kasikmusikmura pa rin yung itsura niya guys. However, naalala ko, kinlaim niya dito guys sa kanyang packaging na it is transfer resistant daw. Pero I have to disagree kasi once we oil up, ayan, pwedeng ma-transfer yung mga ilang-ilang pieces of foundation kapag binlot na natin yung oil natin with a blotting paper. Anyway guys, move on na tayo sa mga pros or yung mga positive qualities na napansin ko sa foundation na ito. Number one, of course, is the coverage. Alam nyo, sa sobrang dinami-dami ko ng foundation na natatry from the drugstore brands, I could say na isa to sa mga pinaka full coverage na foundation. If gusto nyo ng pack na pack, I would have to say go for this kasi plakado ang magiging itsura mo, girl. Gusto ko din, guys, yung pagka-long-lasting ng kanyang coverage. Definitely, hindi siya nag-fade kasi up until now, hindi ko pa rin po nakikitang sumisilip yung aking mga imperfections like dark under eyes, yung mga ugat ko, even yung aking mga dry patches over here, hindi pa rin sila nakikita. Lastly guys, gusto ko rin yung fact na hindi siya nagsettle sa aking mga fine lines and the wrinkles. I mean kanina, yes, na-emphasize niya yung itsura ng aking worry line kasi matte na matte yung kanyang finish. Pero ang maganda doon, hindi siya nagbulto-bulto or parang hindi tumamba yung foundation sa mga folds ng ating face. So that is very very good para pagka nag-retouch tayo, konting-konti lang yung aayusin natin as in literal. Aalisin lang natin yung oil and we are good to go. Now, marirecommend ko ba itong foundation na ito para sa aking mga Raff Squad or para sa inyo? Alam nyo, depende sa inyo yan eh. Okay? Depende sa skin type ninyo. I think itong foundation na to is perfect para sa mga tao na merong normal skin type. Kasi mabibigyan niya talaga kayo ng plakado, finish, and matte na matte. Pero hindi niya sobrang i-dry out yung inyong skin. Pero guys, if you have dry skin, feeling ko sobrang maiirita kayo sa pagka-matte ng kanyang finish niya. Tapos, if oily naman yung skin mo, iiyak ka be sa pag-retouch kasi hindi nga maganda yung kanyang oil control. And ako, personally, napaka-importante para sa akin ng oil control kasi of course, ayoko naman mag-retouch ng mag-retouch. I actually wanna enjoy the day. So, I would have to say na this is a wale para sa akin just because hindi ganun kaganda yung kanyang oil control. Pero if masipag ka naman mag-retouch, I say go lang ng go best kasi one of the best yung kanyang coverage. So there you have it guys. Thank you so much for watching this video. Kung nag-enjoy ka at may natutunan ka, please do click the thumbs up button. Mag-subscribe ka na rin sa aking channel if you haven't already. Follow me also on my other social media pages. Ako po si Atrafonsiu sa Instagram, Twitter, at sa Snapchat. It's a wrap and I will see you guys again soon. With you.